Hi guys, today magawa ko ng little bit information about sa buhay dito. Ang oras ngayon is 5:27. So mas mahaba yung araw kahit alas 12 na ng gabi yung oras ay maliwanag pa rin siya. Yan. So ngayon ituturo ko kayo doon sa mga aged home para malaman nyo kung ano yung setup or style dito sa ka. So yan guys. So yan yung mga aged home. So I'm gonna walk. Gonna walk going there. So yung mga lake dyan, yung lake dyan ay ano yan siya, yung pagka snow time, magiging ice yan siya. So ngayon punta tayo doon sa malapit doon sa mga building ng mga matatanda. So maraming mga Pilipino din dyan na nagtatrabaho, yung mga galing sa Pinas dyan nagtatrabaho, nag-aalaga ng mga matatanda. Pumunta palagi pagkagaling ka sa Pinas yung mga caregiver. Yan yung mga trabaho nila dito. Ayan. So sama na rin ito, parang exercise ko na rin kasi matagal na akong walang exercise. Yan makikita nyo yung airport namin doon banda malayo. Usually may mga Pilipino din dito mag-exercise kasi dito pagka winter bahay lang at saka trabaho. Tapos ngayon hindi ka na makapag lakad sa labas. Pwede ka mag-gym sa loob, you know, sa gym. Maraming mga gym din dito, pwede ka mag-exercise. Yan. So ito yung building ng mga matatanda, yung mga ito yung tinatawag na aged home. Marami dito ang mga Pilipino nagtatrabaho as a caregiver. Yan. Usually yan yung ano nila, yung mga matatanda dito lahat sa Canada. Merong iba na ayaw din nila dito, pero usually pag walang mag-aalaga sa kanila, ini-turn over din dito sa aged home. Yan yung mga matatanda dyan sa loob. Yan. Maraming trabaho dito sa Canada. Basta masipag ka lang at hindi ka mamimili ng trabaho, marami kang mapapasukan dito. Yan yung lake. Yan. Yung kabila, yun yung mga bahay. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga bahay dyan. Magaganda yung mga bahay dyan. Yan. Dito ako minsan nag-exercise kapag may time at saka hindi na pag hindi ako mapagod, dito ako nag-exercise. Ngayon hinihingal ako, wala na kasing exercise. Yan yung mga ano nila. Pagka hapon minsan dyan sila nag-ipon-tipon. Dito yung mga Pilipino dito, sila yung nagluluto,
ng pagkain, yung iba nag lilinis ng mga room nila, yung isa nag prepare ng mga damit na lalabahan, pagtutupi. Yan. Yung iba tagapaligo. Lahat-lahat na sila yung naglilinis sa mga matatanda. Kaya medyo mahirap din ang buhay dito. Hindi easy. Kasi lalo-lalo na pagka snow time na. So nakakalungkot din minsan. Saka dito yung mga bayarin talagang dollar din, hindi piso, dollar din ang gagastusin dito. Kaya kung hindi ka masipag magtrabaho, pa isa-isa lang, sabay kulang talaga yung ano mo kita. Yan. Yung kabila naman yan, yung condominium dyan, mga kondo, yan. Mga nagre-rent, minsan yung iba pong bibili. Yan. Marami ding isda dyan pagka ano ganito. Kaya lang bawal mang isda dyan. Mga ducks lang ang dyan. Iniwan ko yung mag-ina ko para magka-focus ako sa paglalakbay. Yan, yan yung ano nila, yan. Yan yung aged home. Yan. Yan yung parking lot nila sa mga employee, yan. Yan sila nagpa-park. So, ano ang bumili ng sasakyan, nandun sa kabila. Volkswagen, marami mga dealership dyan. Yan. Hinihingal ako. Yan, may mga townhouses din. Yung mga townhouses dyan na sa mga 300,000. Kung 300,000, kung tag $40 yung 40 pesos yung $1, so 4 million ano 6 ano 12 million. Yeah. Yan. Yan yung mga townhouse dito. Pagka summer kasi maano ang ano dito, mahaba talaga yung araw. Alas 12 ng gabi pero maliwanag pa. Yan. Yan yung mga bahay. Marami din mga Pilipino diyan, may mga bahay din. Bumibili sila ng bahay, ganun. Kailangan mo ng malaking sahod para mabayaran mo lahat. Yung mortgage mong bahay, yung insurance, kuryente, tubig, basura, lahat-lahat. Heater, yan. Magaganda din yung mga bahay dito. Ano din yan siya? Nasa mga 350 yung iba. Maganda yung setup niya. Ayan, dumudungo yan sila dyan pagka hindi masyado malamig. Yan. Dito sa Canada, basta masipag ka lang, marami ka talagang pera. Tsaka hindi ka dapat mangutang na mangutang para hindi ka mabawon sa utang. Ka pera ka. Ang dapat. Yan. Yung mga bahay na yan, ang presyo niya nasa mga 400 to 500,000.
$400,000. Bihira lang yung 300 dyan kasi magaganda yung bahay. Yung bahay na yan minimum nasa 450,000 yan to 500,000 times 4 sa mga 20 million din siya sa Pinas. 20 million peso equivalent nun. Yan, gaganda yan mga bahay dito. Yan, kapawid ako sa pabila. Hey brother. Are you gonna run over me? Yes. Oh man, where did you work today? Where did I work? Yeah, where did you work today? Close to Carriage Lane. Huh? Close to Carriage. I worked in town. You didn't go to Eastlink today? What? You didn't go to Eastlink today? You didn't go to the gym? No, I worked in 7. Oh yeah? It's my friend. Hey, how's it going? Say hi. Hey, are you on FaceTime? Yeah, this is my video. I'm just making some videos for my, you know, my channel. Yeah, that's a nice camera, man. Yeah, good quality. This one. So, this is one, it goes to the Philippines. Okay. Some people can see it. So, this guy, if you are single, probably, you're gonna message him. This is my boy. Yeah, I go to the Eastlink Center. I see him sometimes. Yeah, you can ask if you guys are single or whatever. You can ask them Filipino. Okay. Oh, if you're single Filipino ladies, give me a call. Okay. 709-691-3358. All right, brother. Thank you so much. Take care, brother. All right. Where do you live to? I live there. My buddy lives right there. Where? Right there? See the I think it's the yellow house right there. Yeah, we're supposed to buy a house there, but it's a duplex one. So we just cancel it and then we just buy near to the hospital. Nice. So but after 2 years probably you're gonna find some houses in here if I can afford to buy it. You can. You're right? Money. Alright. Alright, see ya. Take care, brother. Okay. Okay, see ya. So, yun yung friend ko na puti. Marami kasi akong kilala dito na puti. Yan, ito yung mga maraming mga bahay-bahay dito. Yan. Kaya lang, hindi ka pwede magluto ng daing dito sa labas. Kasi maangamoy, magagalit sila. Yan. Kaganda ng mga bahay dito, guys. Yung mga bahay dito talagang pang winter talaga. Yan. Yan dyan yung mga park. Pag kahapon yung mga bata magpa-park dyan. Yan. So yan ang mga bahay-bahay dito. May mga Pilipino din dyan na nakatira. Kailangan lang ng ano yan, maganda dito yan mga bahay-bahay yan. Balik ako doon sa mag-ina ko kasi naiwan. Tulik na masarap maglakad-lakad ngayon kasi ano, walang snow, walang ulan. Yan. Yung bahay na yan, nasa mga 500,000 yan, mahigit. Yan. Ito naman, nasa mga 450,000. So, napakamahal. Yan. Balik tayo doon sa ano. Actually, malapit lang yung workplace ko dito. Nandyan lang sa kabila.
nasa hospital. Yan. Bali ako dun sa magina ko. Dito minsan malungkot pag single ka. Pagka double, hindi naman malungkot. Saka yung mga pagkain dito guys, talagang grabe. Lahat frozen, fresh nga pero naka-frozen naman. Kaya mahirap din. Yung pagkain, yun yung pinakaayaw ko dito, yung pagdating ko yung pagkain talaga. Alam mo yung hinanap mo yung daing, bagoong, yung ginamos, yung paksiw yan, kanin. Yung usually pag mga puti kasi McDonald's lang, yun ang hapunan nila. McDonald's lang. Ayos na sa kanila yun. Yun na yung mag-ina ko. Sinusundo na ako ng mag-ina ko. Gan. Diba, kaganda ng mga bahay dito. Oh. Oh guys, may aeroplano sa taas. Ayun. Mga nagpa-practice ng ano yan. Flying cadet. Hindi na yung mga anak ko. Sinusundo na ako. Hi! Yes? Oh! How are you? Good, you take long. Yeah. I just make a walk down there. Oh. The car is horn. What the bubuyog? Bumblebee. See? They are collecting nectar. There's one more here. What did they make? Yeah. Oh. Oh my. Say hi to my subscriber. Say hi. Show what you got? Mercedes. What is that? Show me. Oh. Okay, then tayo. I'm going on back. Bye bye. Be careful. You're gonna fall down. Yan, maraming mga bahay doon. Continue ko kayo sa mga bahay-bahay mamaya. Tour. Come here. Hi. Let's go now. Hi there. Hi. Hello. We just go continue. Why? And then the horn is loud. The horn is loud. Yes. I yeah, don't know because you open the ano without the key, I guess. No, you that mommy bring the key. Mommy bring the key? Yes, I don't know why it's like that. Oh. You know what happened? Why is that noise? What happened to it? Alright, open the car. I can't hold. I was waiting you in the car, Dad.
Huh? I was 15 years in the car. Oh. Let's see. Mm. Get me the key. I got the I can hold it, Dad. La, mommy gonna hold it. I got the phone. I got the watch. Hey, hi. Dad, I can't. Dad, I'm just gonna. Later. Dad, I can hold it. Sige, you hold it. We're gonna make some tools here. We're gonna show them the houses here. Is it on or no? It's on. Continuous. I wonder. So yun yung mga bahay dito na style, pang winter style. Yan. Dito tour ko kayo dito sa Grand Prairie. Kaya lang yung mga bago dyan mas sobrang mahal. Nasa 500,000. Pero marami pa namang tao din bumibili, basta kaya lang bayaran yun. Sana yung bilihin namin na bahay dati pero hindi na katuloy. Duplex kasi minsan pag duplex maingay yung kapitbahay mo. Magrereklamo eh, lalo na pag may mga maliliit kang bata. Magrereklamo yung kapitbahay kaya mahirap yun. Dealership. Ito yung mga dealership ng Mitsubishi. And bibili kayo ng sasakyan. Yan, marami dito. Madali ka lang makakuha ng sasakyan dito basta mayroon ka lang trabaho. At mayroon kang pang down. O pag, kahit minsan walang pang down. Madali ka lang makakuha ng sasakyan. Range Rover! Range Rover! Same like us, but that one is... Ours is white. So yan, dito madali lang makakuha ng sasakyan pag may trabaho ka. Ma'am! Bilis yes. Lang. When, ma'am, when I go up, yan, I want to buy the Range Rover. Yeah. In a different place. When I go up, I want to buy... Yung mga sasakyan dito, nasa mga... Yung ganito na style na sa mga 40 at 30,000.
35,000. I'm still driving. 25,000, ganun. Babayaran mo lang ng minsan $200 bi-weekly, depende kung ilang taon. Yung Mitsubishi dealership. Defend the world. And I just use Toyota taxi. Toyota taxi? That is my favorite Toyota. Okay, I will get Jeep. First, can go fast. I can go fast with my Defender. I got 2 extras on my Defender. And I got... But I'll buy daddy a Jeep. What? As my Defender. Even Defender are good. Dito, mabilis ka lang makuha ang mga gadget, mga cellphone, iPhone, iPad. Daddy. Mga watches, bilis lang, madali lang, basta. Ano, bigbiyang ka kaagad. Kailangan mong may pera ka talaga na pambayad din para maganda yung credit history mo. Kasi kung wala kang utang dito, hindi ka pwede pautangin ng mga sasakyan, bahay, o kahit ano. Pag wala kang utang, hindi ka pautangin. Kailangan mangutang ka ng mangutang para pautangin ka sa mga dealership. Natitingnan nilang yung credit score kung on time ka bang magbabayad o hindi. Yan. Tayo sa ano, papakita namin yung airport dito. Yung airport namin dito maliit lang, pero lahat ng mga Pilipino dyan mababagsak pagdating dito sa Canada. Yan. Daan na ito guys, papuntang ano, punta ka rin, pwede ka punta ito ng Alaska Highway, puntang Vancouver, pwede dito, kaya lang 15 hours driving pag dito ka dadaan, pero pag sa kabila, yung dinaanan namin last time, ano lang yun, 12 hours. Na yung paputang airport. Pag-uwi ka ng Pilipinas, dito ka pupunta. There's a plane. Where? There. Where is this coming up? Air. Air Canada. I can see. There, right there. I can see it. Well, it's too small. It's too far. Ito yung terminal ng airport namin dito. Maliit lang siya. Hindi siya gano'ng malaki. Hindi siya gano'ng busy. Yan, maliit lang. Maliit lang yung ano namin. Airport. Yung mga sasakyan dyan, yan yung mga rent-a-car. Kung wala kang sasakyan, pwede ka mag-renta dyan.